Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at medyo matagal tayo ng konti na wala sa ating broadcast ng Bayanihan contra COVID-19 kasi medyo marami tayong medyo naging busy po tayo. Pero exciting naman ang ating pagbabalik ngayon sa ating programang Bayanihan contra COVID with Professor L dahil makakasama natin ang isang very special new friend of mine. Pinakilala sa akin ni Tito Nel at magkakaroon kami ng show with her. Kami ang supposed to be the director of her show na ang title ay Liz Talk. Ayan. Abangan niyo yan dahil talagang nakakatuwa yan. Ang ating guest ngayon ay former leading lady ni FPJ sa Panday. Alam niyo ako number one fan ako ng Panday eh. Kaya lahat ng leading ladies ni Fernando Po Jr. at isa siya dito ay talagang love na love ko rin, no? At isa rin siya sa Dolphy's Angel. Ayan. Sa Dolphy's Angel ang kasama dyan ay sina Carmi Martin. Ayan. Talagang yung mga sexy doong panahon na yon. Pero hanggang ngayon mga sexy pa rin sila. Ang guest natin ngayon, none other than Miss Liz Alindogan. Hello! Ayan, Miss Liz? Sandali lang. Ayan. Hindi pa okay na, naririnig. Ayan, ayan na. We can hear you, Miss Liz, now. Well, how are you? Hello, magandang gabi. Kumusta? Mabuti, magandang gabi. Kasi ganda mo ang gabi. Hindi. Ay, hindi. Nakikita mo ako? Yes, we can see you here. Okay. Nakikita na rin po kayo live sa Bayanihan contra COVID-19. Oo, kitang-kita ko. Ang ganda ng kulay. COVID-19. Bayanihan COVID-19. Ayan. Miss Liz, ang program po natin ay tungkol sa mga pangyayari tungkol dito sa pandemic na talagang first time in the history. At first time sa ating generation na maranasan ng ganitong katinding krisis. So, initially, pag-usapan po natin yung mga experiences during nung nalaman mong mala-lockdown tayo. What was your first reaction and how do you go about it? Okay. Alam mo ba, nung first time na narinig ko na magla-lockdown, nandun ako sa isang music lounge. Tapos, kumakanta ako, tinawag ako, tapos wala na siyang audience. Parang kami-kami na lang. Tapos, iniintay namin, inaabangan ko yung pagsasalita ni President, no? So, wala lang, hindi pa masyado nagsisink in. Tapos, nakikita na namin na tomorrow, Saturday yun eh. Tapos, Sunday, subi, madami kami lakad. Pero, ayun, nandito na kami sa bahay. So, naghihintay lang at talagang nakikinig ako sa mga sinasabi ng ating presidente na yun ang dapat gawin, yun ang mangyayari na. Sobrang kabado ako, sobra. Tapos nagstay yun sa akin yung takot, fear, nagstay yun sa akin for almost 1 month. Fear. Ano yung kinakatakot mo during na meron tayong pandemic na COVID-19? Natatakot ako kasi nga, as you've said nga, first time sa atin. Pangalawa, ang mga anak ko, syempre wala dito nung time na yun. Yung isa kong anak, doktora siya. So I'm sure, diretso nandun siya sa hospital. Isa siya sa frontliners, oh. Tapos yung isa ko pang mga anak ay tatlo ang nasa labas. Plus, of course, yung mga projects ko, yung mga ginagawa ko, ang ganda na ng economy natin. So parang agad-agad pumasok sa isip ko, oh my God, paano na tong mga projects namin ng husband ko? Paano na ganyan? Siyempre maraming question, maraming ano na mangyayari, ganyan. Mm-hmm. Tapos madami na rin ako nababasa, maraming parang nag-actually ang totoonan, Professor L, nagpa-panic attack ako. So, ang dami kong mga kung ano-ano mga sinasabi, nagagalit na yung mga anak ko sa akin. Kaya nga, sinabi ko sa'yo, 1 month, di ba? 1 month talaga nawala yung, medyo, na ano ko na, naka-recover na ako. Pero,
Ganun po man, parati akong nakikinig, parati akong nakatutok sa news. Pero nung in-advisean ako ng mga anak ko na wag na ma, kasi parang ang feeling ko I need to take some tranquilizer eh. Kasi iba, nagpapanik attack ako na talaga, iba. Iba, parang mag-nervous breakdown ako. Talaga? Sabi ko na lang sa sarili ko, lahat nangyayari ito sa ibang bansa, nangyayari, tapos meron tayong presidente na talagang nandiyan, tumututok sa atin, ang kasama ang kanyang mga cabinet, secretaries. So, parang doon na lang ako, of course, panay ang dasal. Alam mo ba, hindi ako masyado madalas pupunta sa mga churches kasi nga, I'm a born-again Christian. So, hindi ako talaga sa Pero, lahat na lang ng pagdadasal, lahat na wala na akong iniisip na religion or talagang na-practice ko na ulit ang everyday, every minute, every hour. Noong time na yon sobrang pagdadasal ko. Takot ako. Pero, okay, Miss Liz, medyo putuli lang kita sandali, ah. Babanggitin ko lang yung mga nanonood sa atin ngayon at medyo dumadag sana. Sabi ni Ma'am Nitz Palangka Umali, good evening. Love your special guest, Miss Liz Alindogan. Ayan. Si Josephine Bautista Arboleda, you're still beautiful, Miss Liz Alindogan. At syempre nanonood din sa atin ngayon si Susan Hidaka. This is my cousin from Japan. Si Charmaine De Hoya. Si Anamor Merana, ayan, maraming nanonood sa atin ngayon. Sige, mamaya babanggitin ko pa yung iba. Okay, mas naging madasalin ka na nitong dahil sa pandemic. Pero sa araw-araw na pag-nanood mo ng news, ano yung naging realization mo sa mga pangyayaring ito? Sabi ko nga ganun lang pala pag sinabi ng Panginoon, nangyari, pag pinahintulot ng Panginoon na ganito ang mangyayari sa mundo natin. Ganun talaga, ganun ang mangyayari. Parang walang makakapigil at ang pinaka-importante na lang is magtulungan tayo, talagang gawin natin ang nararapat. Una muna sa pamilya, unahin natin dito sa pamilya. Yung mga dati nating ginagawa, mga relax tayo sa hygiene natin, at saka parang wala lang tayong pakialam kahit ang dami-daming tao, puntahan tayo ng puntahan, kung kailan merong yun parang binibigyan tayo ng lesson na kailangan natin isipin din yung talagang kapakanan natin na hindi basta-basta hindi basta bara-bara ang buhay. Kailangan natin planuhin, ayusin natin lahat. Mas maging seryoso, mas maging health conscious. Maging conscious. Tapos talagang gawin natin seryoso na tayo sa buhay. Hindi yung parang nandito, grupo. Alam mo yung parang grupuhan. Alika, punta tayo, ganyan. Wala man lang planning. Wala lahat na iniisip. Basta kung ano lang makakapagpasaya sa kanila. Diba? Puntahan na tayo ng puntahan. Kung pag ano ng trend, gawin na natin. Diba? Yung ganun. Tapos, so, yung nakatapon. Kasi nga. Miss, sige, tuloy lang. Kasi yung kalaban natin, hindi natin nakikita. Correct. Tapos ang dami pang mga fake news, ang dami pang maririnig ka, kung ay mababasa mo, kung saan-saan, grabe. Tapos ina-advisean nga ako na wag na nga ako makikinig. Makikinig at manunood. Kasi nga talagang hindi nakakatulong, hindi ka nakakapag-concentrate kung anong dapat mong gawin talaga para sa sarili mo. At the same time, makakatulong ka, makakapag-share ka ng maayos, yung tama ang nasa maayos kang pag-iisip, di ba? Ayan. Siguro nakapanood ka, Miss Liz, ng mga naging confirmed case ng pandemic, no, ng COVID-19, no? So what would be your advice dito sa mga kababayan nating na confirmed cases of COVID? At doon sa mga kababayan natin ngayon na na-display sa trabaho, naghihirap, ano ang message mo sa kanila? Hindi, nung una muna, yung personal feeling ko, nung una, parang medyo hindi ko nakikita na hindi ko nararamdaman na parang bakit ginawa na nga ito, nangyayari na, nahihirapan na tayo, talaga nilockdown na tayo. Pero,
nandyan ang ating presidente na talagang ginagawa naman ang kanyang magagawa. Ginagawa naman talaga ang mga plano na pinapa-implement niya. Pero bakit noon, ha, ito ang pananaw ko, iniisip ko kasi na parati na lang kailangan nag-violate tayo. Talagang hindi tayo susunod sa mga simple na pinapagawa sa atin, no? Sa atin. Especially naiisip ko nga yung parang kailangan magtrabaho, kailangan lumabas, kailangan kumita, kailangan ganyan. Yun ang una, pagkain. Tapos maraming reklamo, mas madaming reklamo kaysa dun sa dapat gawin mo. Sumusuporta. Oo. Puro reklamo, puro bakit wala pa tas ganyan. So ang tawag diyan is kakulangan sa disiplina. So ngayon, yung mga nawawalan ng trabaho, para sa akin kasi, hindi ko masyado na nakita, nararamdaman na, kasi ako naman kasi medyo a little higher comfortable sa maayos-ayos, oo. Class. Maayos-ayos. So, ang nakikita ko na lang yung mga kasamahan natin sa pelikula, kasamahan natin sa ng mga artist, talagang naririnig ko yung mga sinasabi nila na, oh, ate, wala na kaming ganito, ganyan. Sabi ko, kailangan maging patience lang tayo. Patient, at yung pinaka-importante, yung patience talaga. Intayin natin. Kasi, meron naman talagang naibibigay, kaya lang syempre, hindi agad mape-perfect. Correct, so, correct. So, darating din ang oras na talagang magiging normal na rin. Pero yung sinasabing yung new normal, pero tiisin natin, gawin natin kung ano na talaga ang gagawin natin. I mean, iba na, eh, 'di ba? Hindi na 'yung talagang sobrang gay dati. Yung 'di ba? So, gawin na lang natin. Alam mo, wag na tayong matigas ang ulo. Gawin na lang natin ang kung ano ang sinasabi ng ating wag nang pasaway. Pasaway at huwag na natin talagang isipin na wala tayong pera, wala tayong, alam mo, God will provide. Lahat ibibigay yan. Pero, syempre, iba, magtitiis muna tayo eh. Sabi nga ng mga kaibigan ko, alam mo ba, sabi ng isang friend ko, ikukwento ko lang, actually, lang. Sabi, hindi, pero pinsan ko, halakalis, magsasalita ka dyan, baka mabash ka dyan, baka kung ano-anong na naman ang masabi mo. Sabi ko, hindi, wala naman akong pwedeng sabihin na mababash ako. Kaya lang, talagang masakit kasi sa puso natin talaga lahat. Kasi nga, di ba, nakita naman natin ang effect nito, ang economy natin, grabe. Alam mo bang, iniisip ko nga noon na parang wow, nung umupo si President Duterte, ang ganda, ang daming investors, ang daming lahat, ang daming mga opportunities, estate, lahat na yung, oh, di ba, ang daming opportunities, ang daming mga investors dito, pero nakita mo basta biglang one click na wala. I mean, di ba, parang 30% na lang ni hindi pa nga nakakabalik yung ibang mga nag-invest na dito. So doon kami na nalulungkot. So yung sa mga showbiz na, sa mga ano naman, sa mga kasamahan ko sa industriya, bakit hindi na lang ano mag-isip din ng ibang pwedeng magkaroon sila ng business, ano, work nila, di ba? Parang katulad natin, no, iniisip natin 'to. Di ba? I'm sure meron pa silang ano, hindi lang naman kailangan, hindi naman puro acting lang, hindi naman kailangan puro pelikula ang gagawin or ano, madami pang opportunities na mabibigay si Lord sa atin at ang pagkakataon, di ba? So, yun. So, ako, dito lang ako sa bahay. Nagluluto. Okay, Miss Liz, meron akong ano sa'yo. Meron akong challenge sa'yo, Miss Liz. Ano? Ano ang 3 learnings mo sa pangyayari ngayon sa pandemic? Tatlong realization, magandang positibong naisip mo. 3, Miss Liz. Let's start with your number 1. Number 1, yung family. Alam mo, dati parang on my own ako, parang gustong-gusto ko ng ako na muna. Pero naisip ko, family talaga is kailangan, importanteng magkakasama kayo. Talagang magtutulungan, talagang family first, communication. Tapos, of course, ang wag natin alisin ang faith natin kay Lord, no. Pero family. Tapos pangalawa, yung mga kaibigan natin na sometimes na nanghihina sila or nadidepress sila, abutin mo sila. Parang kahit na anong advice or kahit ano man lang na pang ano, pang
pang-encouragement loob sa kanila. Encouragement, and you know, kung mayroon kang konting extra naman na pwedeng ibigay sa kanila, gawin mo yon, abutan mo sila. Abutin mo yon, mga taong yon. Pangatlo, ang realization, walang permanente dito sa mundo. Kahit na mayaman ka, kahit mahirap ka, kahit sikat ka, kahit maganda ka, kahit sino ka pa man, may power ka, pag ito talaga eh mangyayari, ito na nga, pantay-pantay tayo. Kaya kailangan sumunod na lang muna tayo. Sumunod tayo sa nasa taas. I mean, sa government natin. That's right. Sabi ni Monsi Corpus, ang ganda naman, ang ganda mo pa rin daw, sabi ni Monsi Corpus. Ganda. Sabi naman ni, nanonood din sa atin si Aileen Austria Amigo Ignacio, si Jamerson Gabagat, at marami, si Jerry Francisco, si Valerie Rose Suba. Ayan, maraming nanonood sa iyo ngayon, Miss Liz. Pero, medyo bitawan na muna natin yung COVID-19. At pag-usapan naman natin ang masasayang bagay with Miss Liz Alindogan. Ayan. Ayan, tanong ko sa iyo, Miss Liz. Since ang unang experience ko to know Miss Liz Alindogan talaga is yung Panday. Ikaw ang leading lady ni FPJ, the king of movie sa Panday. Ito ba yung Panday 1 mismo? Panday 1. What was your experience working with the king? Yan ba yung first leading lady mo kay Fernando Po Jr.? Yung lead role ko? Kay FPJ, yan ang pinakauna. Oo. Ang experience ko sa kanya, grabe, as in talagang, alam mo, kasi starlet ako, hindi naman ako nakita niya na may pangalan na. Parang one or two movies pa lang yung nagagawa ko. Yung Dolphy's Angels, tapos next is yung Ex-Wife with Vilma Santos. And then, yun na, kasunod na. Ayan. So yun, napakaganda, napakasarap gunitain or i-remember mo pagkikipagtrabaho ko sa isang The King, si Fernando Po Jr. Kasi bata pa ako, talagang yun ang sinasabi nila na ititreat ka na parang prinsesa sa shooting. Tapos talagang susuportahan ka. Siyempre mahihiyain ako noon eh. Tapos ang payat-payat ko. So parang sinusuportahan niya ako na sana talaga ma-improve yung aking craft, yung pag-acting ko, ganon. So, si FPJ ang nagsalitaan nito sa akin na after this movie, hindi ka na makakalimutan. Tama, no? Oo. Si The King ba mismo ang pumili sa'yo na maging leading lady niya sa Panday? Siya muna. Siya. I think siya. Siya mismo? Siya mismo. And of course, with kasi FPJ Studio yon ay FPJ Production yon. Yes. With of course approval Carlo J. Paras. Approval, of course, syempre ano kay Manang Inday sa ating si Miss Susan Roses. Approve ka ni Ma'am Susan Roses. Okay. Mainhin eh. Maganda. Bata pa. Hindi, maganda talaga kasi yung exposure ko doon sa Panday. What was your first, ano yung experience mo sa first shooting day mo with the King, Fernando Po Jr.? Hindi ko siya nararamdaman na siya yung King. Basta nagsishooting lang ako. Kaya naglalaro kasi ako eh. Mahilig ako maglaro. So parang wala, hindi ko naman na feel na oy dapat kabahan ako kasi king yan. Wala, kasi very normal, very ordinary siya makisama sa amin. Plus masyado akong bata eh. So ilan taon ka noon, Miss Liz? Ngayon? Nung Panday 1. Basta teenager ako. Nakikipaglaro kay Bento. Tapos ang ganda ng ano, kasi location kami sa vegan. So lahat
ng mga ginagawa ni FPJ. At saka director ko si FPJ, ah, kaya ang ganda. Ang ganda ng experience ko na siya na yung actor, siya pa yung director, napakaganda. Siya pa yung director. Ang ganda. Ang ganda. Tapos nung last 2 years ago, parang pinalabas siya sa isang theater, parang nag-premiere night pa kami. So ano yung tawag doon, yung yung parang yung color niya, yung inayos pa niya. Ah, in-enhance, inayos lahat, oo. Para mapanood ulit, sobrang ganda. Tapos tinanong ako ng mga press doon kung anong nararamdaman mo, nakikita mo yung sarili mo, nakasama mo si FPJ, tapos ang bata mo pa doon. Sabi ko, parang bumabalik ako doon, parang gusto kong mag-dive doon sa screen. Kasi ang saya. Talaga kasama si FPJ, ang saya. Tatlong pelikula ang nagawa ko sa kanya. Ano-ano to? Yung Agila at ang Falcon. Mm-hmm. At saka, ano pa ba yan? Yun. Sierra Madre. Kasama Sierra si Madre. Ramon Rivera. Siya yung leading man ko rin. Yun. Wow. Ang sarap, tatlong beses na naging leading man si Fernando Poe Jr. Pero, atras pa tayo ng konti. Your first movie was Dolphy's Angel. Doon ka na-introduce. Tama, with Dolphy. Okay. To Dolphy. Yes. Dolphy is also the king of Philippine movie sa comedy. So, ano naman na experience mo sa the king ng Philippine movie sa comedy na si Dolphy? Ano ang what was your experience? Wow, yun ang tatay ko. Yun ang tatay-tatayang ko sa pelikula. Napakaganda rin na kasama ko siya sa first movie ko na sinusulat ko. Sabi ko nga doon sa joke ko, sinusulat ko yung dialogue ko dito sa kamay ko kasi nahihiya ako na baka magkamali ako kasi first movie. Ngayon, hugas ng kamay. Lumabas na dito yung mga kodigo ng script ng mga dialogue ko ng anyway, si Tito Dolphy, ibang klase naman mag-alaga ng mga artista niya. Kasi kinuha niya kami sa production niya. So, yung seryoso siya. Seryoso na tao si Tito Dolphy. Tapos, lahat-lahat ibibigay din niya. Tapos hindi siya kuripot. Ibibigyan ka ng magandang fee, professional fee. Wow. Saka meron kang sariling ganyan. Itago natin sa halagang. Sa halagang yun. Very minimal, okay. Sino ba itong mga kasama mo sa Dolphy's Angel, Miss Liz? Of course, Carmi Martin. And yung si Yelen Catral na isang lawyer na ngayon nasa America, I think nasa yes. New York. At saka si Ana Marie Gutierrez, yung ang kilala sa kanya yung Scorpionites. Yes. Yun. At saka ako, apat lang kami, parang Charlie's Angels. Oh yes. So yun, madami din ako nagawa kay Dolphy, kay Tito Dolphy, yung John and Marcia sa pelikula, and then yung comeback movie ko pang film festival, kasama ko rin siya. That was matagal na, mga 1998 yata. Yung, kasi nag-stop ako eh. Ang tagal kong nawala. So, tumawag sa akin si yung RVQ na sabi niya, ayun, gumawa kami ng pelikula with Van Dolph. So, okay. Aside from sa dalawang hari, sino pa ang mga memorable na naging leading men's mo, Miss Liz? Memorable, syempre si Bong Revilla, no? Naging leading man ko. Si Ramon Senator Senior, lahat senator, no? Lahat na halos ah si Lito Lapid, Senator Lito Lapid, si Jess Lapid Jr. Madami, lahat na sila. Si Rudy Fernandez. Rudy Fernandez. Nakasama ko rin si Gabby Concepcion sa isang movie na ang director si leading man ko siya. Ang director si Lino Broca. Parang tele-movie. Wow.
So yun, nakasama ko rin si Buboy, si ano, si Cesar Montano. Cesar Montano, ayan. Lahat na sila, Ace Vergel, Dante Varona, lahat sila, lahat sila. Si ko favorite leading lady ka pala. Talaga? Oo, lahat yata ng action stars nakasama ako. Bembol Rocco, may ginawa kaming pelikula, Ace Vergel, lahat na. O sige, si intriga FMA muna tayo. Miss Liz, konting intriga. Kanino ka, tatlo sa pinaka nakapag-kinilig ka na leading men mo? Tatlo ulit. Tatlo. Kinilig. Number one, sino pa nga ba? Noon ah. Si yes. Lloyd. Si Jess Lapid Jr. Jess Lapid, tapos yes. At saka si, sino pa ba? Si Bong. Si Senator Bong. Ayan, Senator. Okay, nanonood sa atin ngayon, sina Susie Viola. Sabi niya, hello, sis Liz. Si Kirk Drew Lau is watching. Si Carligo Igar, si Jelaine Buen. Ayan, and thank you for watching po. Ayan, maraming nanonood. Si Abner Anday, si Daisy Cruz, si Kitty Mendoza, may cousin. Si Ate Lea Saratan, si Ate Pichi Di Mayuga. Ayan, at marami pang iba. Like, sino pa ba? Sabi ni si Pearl Gamboa, ayan, nanonood din sa atin. Ang dami mong fan, Miss Liz. Hi, Pearl. anong pakiramdam na ikaw ay hindi nakalimutan ng mga tao, you're still being recognized? Alam ko, pagka pumapasyal ka at nalaman nilang si Liz Alindogan ka, ay pinagkakaguluhan ka. Anong pakiramdam? Anong masasabi mo doon? Hindi ako pinagkakaguluhan. Hindi kilala yung face ko. Okay. Kasi siguro ang nare-remember nila ako na slim, tapos masyadong bata, ganyan. Pero yung name ko, hindi nila nakalimutan. Every time na masusulat ko yung name ko or tinatanong ako, kasi yun ang real name ko eh. Oo, ngayon kasi may con na ako eh. Yun, hindi nila nakakalimutan. Plus, yung mga dati na mga 40s and above, mga 30 plus and above, lalo na sa probinsya, parang madaming nakakakilala sa akin. Kasi one time nung pumunta kami doon eh, parang kahit hindi nga, ano, wala daw silang mga television ngayon, wala silang ganyan. Tapos tinatanong lang, parang tinitest lang ng friend ko, uy, kilala niyo si Liz Alindogan? Ayun, kilala naman. Tapos itong mga, mga OFW na minsan pumunta ako dati pa noon sa Hong Kong, maraming nakakilala sa akin, parang sa mga tinda-tindahan doon. Ayun, nakakatuwa. Hindi, kasi nawala ako na matagal, so parang hindi ko masyado nararamdaman yung artista ako. Maski noong araw na, I made 86 movies in 6 years. 86, so, 86. 86. Dami. In 6 to 7 years. So parang, parang hindi nila nakalimutan yun. Siguro magaganda yung mga iba kong mga pelikulang ginawa. O lahat na lang. Okay na kahit na yung mga guesting ko. Hindi nila ako sa 86 movies na ginawa mo, Miss Liz, or na leading lady ka o may participation ka, saan ka pinaka na challenge at kaninong director ka pinaka na challenge? Na challenge ako kay Celso Ad Castillo. Oh, director ang nasirang si director Celso Ad Castillo. At saka kay anong movie? Si Direk Dani Shalcita. Okay. Anong mga movie to? Madami. Ay, kay ano, yung na-challenge ako, yung ginawa ko, kasi ako yung nag-produce ng The Diary of Vietnam Rose, na hindi naman natapos. So, yung isa pa na yung Virgin Wife na medyo may pagka-sexy, siya rin ang kasama. And The World Became Flesh, siya rin ang kasama. So, siya ang director ko. So, ano, mahirap kasi si, may mood eh. Mahirap kasi si Direk Celso Ad. Pero, lovable. Pero, mood. Mamaya na, tagal-tagal. So, yun.
And iba yung visual niya, iba yung ang ganda, ang galing niya. Tsaka yung aking cinematographer si Romy Vitog. Hi, hi Kuya Romy. Si Romy galing. Vitog. I'm sure nag tinext ko yan eh. Panoorin ako. Tapos yung marami akong kaibigan na panoorin ako nila. So yun, si Danny Shalsita, director Danny Shalsita. Mm-hmm. Puro dialogue yun. Ang haba ng mga dialogues. Oo, sagutan yan eh. Sagutan yun. Oh, kasama ko si Chandler Romero, Gloria Diaz, sina Maria Isabel Lopez. So, anong movie yan? Yun. Heartache City. Ayan. Heartache. Ronaldo Valdez. Yan. Tapos, ang dami. Okay, ang dami with, kong... with director Lino Broca. Ano yan? Isa sa pinaka-national artist natin yan. Yung movie, television movie na ginawa ko sa kanya, nakakatuwa yun kasi ang sarap ng atmosphere sa shooting. Set. Kasi sa set, ang hilig naman ni Direk, yung pag meron siyang ibibigay sa'yo na dialogue or situation or scene, ang gagawin naman niya, ina-acting muna niya. Tapos na-enjoy mo siya kasi nga, nakikita mo kung paano niya ipoportray yon. So ayun, tapos ikaw na next, ikaw na yung gagawa noon, pero hindi not necessarily na gagayahin mo yung niya ginagawa niya, para nagbibigay siya ng sample. Galing at saka masaya siya sa set yan na naalala ko. Kaninong director ka pinaka ni-nervous, pinaka natakot? Wala naman halos, pero yung pag nagsisexy, may pelikula kasi, si Mel Chonglo, yung pelikula ko na Company of Women, na cited ako for Urian noon, sa Urian Awards. Yun, maganda yung movie na yan. Yan, isa sa pinagmamalaki kong pelikula. Nawala si Direk Mel, I think last year lang. So, yun, isa sa pinakamaganda yun. Kinakabahan ako doon, kasi, yun ang pinaka boldest, one of my boldest movies. Pinaka sexiest movie mo. Pinaka sexiest movie na. Pero proud ka sa movie yan. Ha? Proud ka sa movie yon. Proud ako kasi ang ganda ng pagka-execute at saka ang ganda ng script ni Raquel Villavicencio. Ang galing. Tapos si Kuya Douglas Quijano, ang producer, co-producer, ganyan. Or, ang ganda. Tita Dogs, oo. Kasama ko si Mark Hill doon, at saka si na Irma Alegre. Ah, sexy nga. Imagine ko, naalala ko pa yan, ha? Ang dami-dami kong pelikula na, buti na lang naaalala ko pa. Miss Liz, kung mababalik ang sigla ng showbiz world o ng movie industry, ano ang pinaka-wish mong maging role pa kung sakasakali? Gusto ko yung hindi masyado nagsasalita pero may problem siya, yung psychologically. O may pagka-psycho. Ganun ang gusto kong role. Kasi kayang-kaya ko yan. Natural lang ba? Joke lang. Okay. Nanonood sa atin ngayon si Samantha Atencia, si Coach Kim Sikup, ayan, at si Alvin Ray Nanyong. Ayan, kanina kasama ko siya at nanonood siya ngayon. Hello. Thank you for watching. Kaway-kaway sa mga fans. Okay, Miss Liz, pag-usapan na natin ang iyong upcoming show. Bigla ah, ang galing natin ha. Bigla na lang, na-form na tayo ha. Ayan na tayo. Ayan, kasi sa mga nanonood po sa atin sa programang ito, nagkakaroon po ng Channel 31 online. Ito po ay in preparation for Channel 31 relaunching. Dati na pong may Channel 31 pero i-relaunch po ang Channel 31 as a TV network. Dapat po nung May ay na-launch na po natin yan.
Sara, yan ay sa pangunguna ni Tito Nel Talavera. Hello, Tito Nel. I know you're watching. Kaya lang nagkaroon nga ng pandemic, COVID-19, kaya hindi po na-launch yung ating TV channel. Since nasa ano pa rin tayo, sa quarantine period pa rin ng COVID-19, magkakaroon po muna ng Channel 31 online na ilo-launch sa June 12. Ayan, napaka-special ang day na yan. June 12, Independence Day, significant yung date. Napaka-positive, independent tayo dapat lahat. At ang isa sa mga unang ilo-launch na show ay ang Liz Talk. Okay, Miss Liz, let's talk. Liz Talk. Yan, Liz Talk. Na-conceptualize, ang bilis. Yes, mabilis na conceptualize. Alam nyo, nadalian akong mag-concept with Liz Talk, with Miss Liz, dahil sa napaka-bubbly ng personality ni Miss Liz. Walang arte, walang etos, walang ano, what you see is what you get. So, napakadaling i-conceptualize ng show ni Miss Liz. Sana magampanan kong maayos. Kasi mahinhin ako basically kasi mahina magsalita, may ganyan. Pero ayun, sige, kahit ano, pwede tayo. At saka ako yung tao naman na kahit na magalit ka, mainis ka sa akin, wala lang, okay lang ako. Bala ka. So soon, si Miss Liz ang nakaupo as host. Ayan, tayo na ang magiging guest. Ayan, Tito Nel, lumanda tayo kay Miss Liz. Ayan, Miss Liz, can you name yung mga wish mong maging guest sa yung Liz Talk? Liz Talk. First of all, ang gusto kong guest, unang-una, tatawagan ko yung mga ex-leading men ko. Men mo? Mga yes. Dati kong leading man. Yan. Oo. Tapos, yung ex mo? Ano? Miss Liz. Alam ng tao yan. Oh. Yung hindi na. Next question, please. Pwede naman. Okay. Pwede naman. Kung gusto niya. Tapos, ang gustong-gusto kong i-guest, yung talagang, yung mga kaibigan ko na hindi natin nakikita. Hindi pa. Masyado. Hindi na masyado natin mga artista, asan pa sila, si ano na ang ginagawa nila, tapos yun, magugulat sila na sana mahanap natin sila, pero alam ko ang mga telephone numbers nila, the likes of Gordon, ayan, kilala niyo si Gordon, and iba pa, and also yung mga kumare ko, mga kumpare ko sa palengke, yung mga nagtitinda ng mga manok. Yun ang mga gusto kong i-guess dyan. Ano mga pananaw nila? Yung mga ordinary people, oh. Ordinary people, yan. Tapos yung iba pa, sina yung mga kumpare ko. Like, ang isa sa mga gusto kong i-guess, si chairman, yung aking kumpare, si Chairman Danny Lim. Yan. MMDA. MMDA. Yan. Tapos si president ng CCP, si Nick Lizazo. And, okay, yes, oo. Maimbita natin si Manoy Salpanelo. Yan. Ay, napaka-ordinary yung tao. Magagaling na designer, yan. Ang gaganda nila, imbitahan. Yun. Pero Miss Liz, ang aabangan nila, ang Liz Talk ay hindi ordinary show na ginagawa na usually ngayon. Magkakaroon po ng twist every episode for every guest na i-guest natin sa Liz Talk. Kung ano yon, hindi muna natin babanggitin. Even Miss Liz will be surprised kung ano ang gagawin niya sa mga guests niya para talagang mas maging kaabang-abang ang Liz Talk. Ayan. Na-excite ka ba, Miss Liz? I-guess ko dyan yung mga kaibigan ko sa Italy. Pwede ba yon? Pwede ka bang pwede. Yun.
yung kaibigan ko dyan, kaibigan ko sa Germany, ay, lagot ka sa akin kung ano mga ginagawa. Gustong-gusto mag-produce ng pelikula. Pwede pa ba? Pwede pa. Oo. Okay, aside sa mga nabanggit mo, sino ang nasa top or number one sa bucket list mo na maging guest? Number one, i-guest ko si Juan. Ewan ko, baka ayaw niya. Ay? Hindi ko. Wag na. Wag muna natin sabihin kasi para... At saka na, para may surprise. May bulaga. Kasi baka sabihin ko tapos hindi naman pala, hindi pumayag or something. Mm. Diba? Pag so, pumayag na. Oo. Ayan. Si no, madami tayo. Si ano nagsabi niyan eh? Sabi ni Gigi Alindogan, Nax, congratulations. Ano mo ba si Ma'am Gigi? Pinsan ko. Ayan, natakot ka sa akin, G, oh, di ba? Hindi naman ako mababash, oh, wala naman akong sinasabi. So far. Pero pagdating ng ano, pinag-usapan ka namin, na, di ba, Miss Liz? Liz, oh, Liz Mystique. Liz Talk, Liz Mistake. Pero alam mo talagang gagawin nating kaabang-abang yung mga episode mo, talagang pag-iisipang mabuti, yung talagang hindi pa ginagawa, gagawin ni Miss Liz sa kanya mga guest, kaya abangan ninyo yan. Ayan, baka meron kang gustong mga batiin. Binabati? Ah? Ako ba? Ako? Oo naman. Yes. Bakit? Meron pa ba mga guest? Hindi. Binabati ko. Gusto kong batiin yung mga kaibigan kong nag-message ako sa kanila. I'm sure, ayun nga, si Mon na nasa Amerika, nanood siya. At saka, sina Dexter, Doria. Hello. Hi, love, Dex. Love ko yun eh. Sina Isabel Rivas, sinabi ko sa kanila na manood sila. Yun, mga kaibigan ko. At saka, gusto kong i-greet yung isa sa hinahangaan ko na talagang grabe ang concern niya dito sa ating bansa, bayan. Yung aking kaibigan na si Arlene. Yun ang isa pala sa gusto kong i-guest. Kung ano ang ginagawa niya, kung anong trabaho niya, kung ano talagang pinagkakaabalahan niya. Nako, malalaman niyo. Isang very strong woman na talagang ang term doon is napaka the woman with substance, talagang grabe itong si Arlene. Yan. Oy, plugging na ako kay Arlene. Arlene, ikaw na ang next kong i-guest dito. Secret muna. Secret, hindi ko sasabihin ang apelyido niya. Ayan, so surprise yan. No, nawala sa sounds. Okay, magkakaroon pa rin tayo ng isa pang segment, yung Liz Do It. Yung Liz Do It naman ay magbibigay ng mga simple wishes na si Miss, i-grant ni Miss Liz yung mga simple wishes ng mga simple people. Ayan. Tama. Yung mga kayang-kaya lang maibigay. Oo, ang ganda naman. Or, ihanap ni Miss Liz ng sponsor yung mga wishes ng ating mga simpleng tao lang. Ganda, no? Liz, do it. Parang nahihirapan ako sa ano. Parang, let's do it. Liz, do it. Liz, do it. Oo. O sige, Miss Liz, please invite them for our launching ng iyong show sa June 12? June 12? Oo, ang bilis, ano? Sana panoorin nyo. Sana suportahan nyo yung magiging kakaibang show namin, itong Liz Talk. Liz Talk, marami kayong makikita dito. Talagang iba. So, pinag-iisipan namin mabuti to para at least sa hindi siya yung parang katulad ng yun na parang napapanood natin sa YouTube. The usual. The usual. Pero this time,
ibahin natin. Pero para meron naman tayo, may mapupulot naman sila kahit pa paano kung ano yung... At masaya. Kung ano yung theme natin. Masaya, ibang episode by episode, iba-iba. Iba-ibang mga guest, iba-iba yung ginagawa. Tapos kung saan-saan makakarating. Pero teka muna, syempre limitado tayo kasi nga dahil nga meron yes. tayong COVID-19. So, at least, or the meantime, Zoom muna tayo. Yun. So, at marami pa tayong pwedeng paglaruan doon sa ating inaiisip na show, Let's Talk. Ang gusto ko yung ano, yung least mistake. Kasi Let's Talk. Least mistake. Okay, Miss Liz. Yes. Meron ako ditong tanong every time na may guest ako. Kailangan sagutin mo ito kung makakausap mo bilang tao si COVID-19. Kunwari tao si COVID-19. Ano ang sasabihin mo sa kanya at ano ang itatanong mo sa kanya? O ano muna itatanong mo sa kanya at anong gusto mong sabihin kay COVID-19? Siya yung kausapin mo ngayon. COVID-19. Ayan na. Bakit dumating ka pa? Ano ba talaga ang gusto mong patunayan? Ang mundo namin ay hindi para sa iyo. Ang mundong ito ay para sa mga taong katulad namin sa iba-ibang bansa. Kung marami kang gustong patayin o puksain the word, huwag kami. Ayaw namin sa iyo, COVID-19. Gusto namin mawala ka na. Ano ba ang talagang pinapatunayan mo? Mas mataas pa sa iyo ang Panginoon. In one click, kahit anong gawin mo, kahit palakasin mo pa kung ano man, in one click, mawawala ka. Soon, tingnan mo. Ayan, parang pang ano pa rin, pang pelikula. Ang ganda ng mga lita niya, pang leading lady talaga, si Miss Liz Alindogan. Okay, thank you so much, Miss Liz, at talagang game na game ka sa ating show na Bayanihan Contra COVID with Professor L. At looking forward Professor sa ating L. mga taping, shooting para sa preparation natin para sa yes. Let's Liz Talk. Ayan. Thank and you so also, much, Miss Liz. Also, one more, excuse me. Okay, sorry. Gusto kong sabihin pala, nakalimutan ko, na open tayo for suggestion. I mean, meaning pwede silang tumawag yung mga nanonood sa atin na, oh Liz, i-feature mo to. Oh Liz, gawin mo naman to, kunan mo to. Ha? Kaya kung may mga suggestion sila, may nakikita silang hindi maganda, yes, sabihin nila. Open tayo dyan. Hindi tayo magsasara ng pintuan sa kanila. Yes. Okay, thank you so much, Miss Liz. Mwa. Bye. Thank you so much. Okay, nakasama natin si Miss Liz Alindogan, ang isa sa mga Philippine movie actress na talagang napa-exciting ng kanyang buhay at naging leading lady siya ng maraming hari at mga gwapong mga leading men's ng Philippine cinema. Kaya talaga nag-ugat talaga siya sa Philippine movie. So, marami tayong natutunan sa kanya at abangan natin ang upcoming show niya na Liz Talk. At I'll be the director of that show. At nagpapasalamat po ako kay Tito Neil Talavera dahil sa nakilala natin ng isang napaka-bubbly, napaka-simple, napaka-down-to-earth na si Miss Liz Alindogan. Ayan, sa lahat po ng mga fans na nanood at nakakilala pa kay Miss Liz Alindogan, please share this episode para mas marami pa po ang makapanood na masaya naming naging usapan with Miss Liz Alindogan. Siyempre, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, ang Coffee Media Network. At i-like nyo po ang ating page na Coffee Media Network at i-share nyo po lahat ng mga episodes dyan. Pero may commercial muna tayo. Papa Deliver, yan. Ang Papa Deliver po ay we almost deliver anything you need. Meron tayong mga pros and products. Please subscribe ay mag-like po kayo sa page na Papa Deliver para mas mapapagaang ang inyong buhay dahil hindi na kayo pipila
Dadali namin ang mga kailangan ninyo. Pwede kayo magpabili, magpa-grocery, magpa-hardware, ano pa? Magpa-bayad, magpa-pabangko, magpa-GCash, magpa-Palawan, magpa-bayad sa mga government agencies. Lahat po yan ay isiservisyo sa inyo ng Papa Deliver. At ang mga papa, ang mga nagde-deliver sa amin yan, mga Papa Ball din. Kaya abangan nyo yan. Ang ganda ng tagline ko doon, Papa Ball. For more infos and inquiries, pwedeng mag-message sa FB page ng Papa Deliver PH. Ayan, maraming salamat po at masaya po ang naging episode natin. Kaya mamaya po, pa nag-watch party po ako, please watch din at i-watch party nyo rin po itong ating episode na ito. Magandang gabi, umaga, at hapon sa inyong lahat ng sa iba't ibang time zone ng buong mundo. At syempre, pasensya na sa mga di ko nabati sa next episode na natin babatiin. Ayan, si Jameson nagpapabati. Ayan, katabi ko lang naman. Ako po si Professor L. Bangulayan, Buelba para sa Bayanihan kontra COVID-19.